tayo'y dinanakita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito po ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha! Oh, nakahanda na ba kayong dalawa para sa outing natin sa araw na to? Elmo, Aris? Opo. Oh, Aris, hindi ka ba excited? Magpipiknik tayo. Pupunta tayo sa paborito mong lugar. Wala akong gana, tita. Kayo na lamang siguro pumunta. Dito na lamang po ako sa bahay. Nagsawa na rin po ako eh. Kaya kayo na lang pong pumunta niya. Kung gusto ninyo, huwag niyo kong alalahanin. Paano ba to? Ito ang alam kong paraan para mapasaya namin siya. Teka, ano bang gusto mo? Sabihin mo at gagawin ko. Gusto ko kong makasama si Loina, tita. Sasama lang po ako sa inyo kung kasama natin si Loida. Elmo, hindi ba natin pwedeng isama si Loida? Oh. Alang-alang sa nalalabing araw ng iyong pinsan, pagbigyan natin ang kanyang hiling. Mapasaya lamang natin siya. Susubukan kong kausapin si Loida kung gusto niyang sumama. Alam naman ho natin ang trabaho niya. Alam ko, pero hindi naman tayo magtatagal dun eh. Sandali lamang tayo, dahil bahagi na rin na sinabi ng doktor ang isama natin siya sa baybaying dagat para makalanghap ng sariwang hangin. Kahit pa paano eh, gaganda ang kanyang pakiramdam. Gaya ng sinabi ko, susubukan kong kausapin si Loida kung gusto niyang sumama. Bakit kasi kailangan mong sumunod sa gusto ng pinsan mo? Sinabi ko na sa'yo ang dahilan. May sakit siya at may taning ng kanyang buhay. Gusto ng inay ko at ako na rin na kahit papaano ay masaya niyang lilisanin ang bundok ito. Sige, pero kailangan naririto ka lagi sa tabi ko. Huwag mo akong iwanan. Oo naman, pwede namang iwan kita. Mabuti naman at pinagbigyan mo kahilingan ko ang sumama sa amin. Kung hindi rin lang sa pakiusap nitong pinsan mo eh, hindi ako pupunta dito. Dahil lamang ba sa nakiusap sa yung pinsan ko? Kaya pumunta ka dito. Hindi ba pwedeng dahil sa akin? Pinsan, huwag na nating sisihin pa si Loida. Hindi pa ba sapat na naririto siya dahil sa kahilingan mo? Teka, ang mabuti pa, maglaro na lang tayo para ma-enjoy na natin ang beach na to. Napaniwala mo ba ang mga kasama mo sa bahay? Oo naman. Kulang na nga lang, gawa rin ako ng titulong best actor eh. Uy, salamat nga pala sa nirekomenda mong doktor ha. Magaling din siyang kakutsama ha. Napaniwala niya tita ko.
ewan ko sa'yo. Pero pag nagkabukingan, huwag mo akong idadamay. Oo naman. Tsaka, kaya naman nagkabukingan ang sinasabi mo, magsisimula pa nga lang palabas eh. Ewan ko sa'yo. Basta, wala akong aaminin sa oras na matiklo kang nilolo kung lamang ako. Talagang huwag kang umamin. Kung gusto mong hindi ko madamay. Pero, huwag ka nang mag-alala. Gagalingan ko pang pagpapanggap ko para masiguro ko na hinding-hindi sila manghinala na palabas ko lamang ang lahat ng ito. Aris, gabing-gabi na, hindi ka pa rin natutulog. Masama sa katawan ang puyat. Ayan nyo lamang ako, tita. Nato lamang punmok sa balgunay. Hindi kasi maganda sa katawan ang napupuyat. Kaya halika na, matulog ka na. Makakasama sa'yo ang magpupuyat. Bili ng doktor na huwag kang magpuyat. Naiisip ko lamang kasi yung kalagayan ko, tita. Parang malaki ng pinagbago ng katawan ko. Bakit? Ano bang nararamdaman mo sa katawan mo? Para kasi akong naupos na kandila eh. Parang lagi akong nanghihina. Tita, tapatin yung hawak ako. Ano mo talaga yung sakit ko? Wala kasi nang ma-hospital ako eh. Iba na itong nararamdaman ko eh. Parang hindi na yung tulad ng dati. Yung pakiramdam ko. Parang kung hihina lagi. Tapatin niyo nga ako, tita. May malumhaw ba akong sakit? Kwan? Wala. Kaya ka siguro nanghihina dahil kukunti lagi ang kinakain mo. Dita, pwede po bang dalhin niyo ako sa bahay ni Lloyda? Please, tita. Yan ang hindi ko maipapangako sa'yo. Pero susubukan kong kausapin si El kung gusto niya ulit na dalhin kita sa bahay ni Lloyda. Dadalhin dito sa bahay si Lloyda. Yun kasi ang kahilingan ng pinsan mo. Ang makasama at makita si Lloyda. Pero tita, alam ninyong nobya ko si Lloyda. At alam nating may gusto si Aris sa kanya. Alam ko. Pero alang-alang man lang sa nalalabing araw ng pinsan mo, ibigay na natin ang kanyang gusto. Ayun na naman kayo. Ano naman ang kinalaman ni Lloyda sa buhay ni Aris? Malaki, iho. Magiging masaya ang nalalabing buhay ng pinsan mo. Pwede naman siyang maging masaya sa ibang paraan eh. Pakiusap. Para na rin sa ikakapanatag ng loob ko. At bakit pati sarili ninyo eh? Sinasali ninyo? Dahil baghagi na rin yon ng pag-aalaga ko sa pinsan mo. Para kahit papaano'y makabawi ako sa naging pagkukulang ko sa kanyang ina sa pamamagitan ng pagpupuno ko ng kawalan niya ng isang magulang. Kaya sige na, pagbigyan mo na ang hiling ng iyong pinsan. Thank you.
mabuti na rat. Pinagbigyan mo muling kahilingan ko. Hindi ang kahilingan mo ang pinagbigyan ko, Aris. Kundi ang kahilingan, Elmo. Bakit kasi kailangan pang ako ang hilingin mo sa kanila? Dahil mahal kita, Royda. Gusto ko lagi kitang nakikita. Pero alam mo na magnobyo na kami ng pinsan mo. Magnobyo lamang kayo. Hindi pa kayo kasal eh. Kaya malaki pa ang tiyansa ko na mapasa akin ka. Anong ibig mong sabihin? Makasal ka sa akin. Ano? At bakit ako pa kakasal sa'yo? Ang pinsan mo ang mahal ko at hindi ikaw. Matututunan mo rin akong mahalin, Lloyda. Bastos! Sinong bastos, ha? Halika nga dito! Bitiwan mo ako! Bitiwan mo ako! Magiging akin ka sa araw na ito. Ayan. Simula sa araw na ito, magiging akin ka, Lloyda. Magiging akin ka. Hindi ako papayag na hindi ka makasal sa lalaking yung murok ng iyong puri. Pero hindi ko mahal si Aris, Itay. Iba ang mahal ko, si Elmo. Bakit? Mapapakasalan ka ba ni Elmo? Ha? Itay, hindi ko mahal si Aris. Si Elmo ang mahal ko. Sige, sabihin mo kay Elmo na pakasalan ka niya kung gusto niya. Walang hiya ka. May sakit ka na't lahat-lahat. Nagawa pa rin kasayan ng nobya ko. Paano mo ito nagawa sa akin, ha? Paano? Nagbigyan ko na ng kahilingan mo. Ito lang parang igaganti mo. Huwag ka magalala. Pagkakasalan ko naman siya. Pagkakasalan nung pala, ha? Ito pa! Ano bang kaguluhan ito, Elmo Ares? Tanungin ninyo ang tarantado ito. Kung paano niya ginawa ng masama si Lloyda. Ngayon may taning na ang kanyang buhay. Anong sinasabi mo? May taning ang buhay ko? Oo! At sana mamatay ka na! Ano ba yung pinagsasabi mo, Elmo? Bakit hindi niyo tanungin ang pamangkin niyong ito? Kung anong ginawa niya kay Lloyda? Tanungin niyo! Ano bang sinasabi nitong pinsan mo, Aris? Iwan ko sa lalaking yan. Bakit hindi mo sabihin ng kababuhay ginawa mo sa nobya ko? Sabihin mo! Sabihin mo! Totoo bang sinasabi ni Elmo, tita? Oo. May sakit ka. At may taning na ang buhay mo. Ano? Kaya lahat ng kahilingan mo, binibigay ko. Pero ano ang sinasabi ng pinsan mo na ginawa mo sa nobya niya? Ano? Totoo bang ginahasa mo si Lloyda? Totoo ba? Ha? Nagawa ko lang yun, tita. Dahil sa pagmamahal ko sa kanya. At handa ko siyang pakasalan. Hindi. Hindi totoo yung sinasabi ninyo. Hindi totoo yan.
Kagagaling ko lamang sa bahay ni Naloida, iho. At napag-usapan na namin ang tungkol sa kasal ni Naloida at Ari. Hindi! Hindi totoong sinasabi ninyo. Nagmagtaan naman ni Loida na ididimanda niya si Aris kung hindi niya ito pakakasalaan. Dinayaan na lamang niya siya na manimanda kaysa naman ipakasal sa babaeng binabahal ko. Iho, may sakit ang pinsan mo. Hayaan ka natin siya. Ninay, iniisip ninyo kapagana ni Aris. Paano naman ako? May dati ng kanyang buhay. Pagbigyan mo na siya. Di ba matay siyang mag-isa niya? Elmo! Isa ko naman ang mahihirapan. At hindi lamang akong mag-isang mahihirapan. Kundi pati si Loida. Maatim niyo magdalawa kaming magdurusa. Sa oras na matuloy ang sinasabi ninyong kasal. Nagkausap na kami ng ama ni Loida. Hindi. Hindi ako papayag na makasal kay Aris ang babaeng pinakamahal ko. Elmo, may taning ng buhay ng pinsan mo. Ano ba naman yung ibigay na natin sa kanya ang makapagpapasaya sa kanya? Kahit man lang sa natitirang buhay niya dito sa mundo. Dahil ba sa mamamatay na siya? Ibibigay ninyo sa kanyang-kanyang kahiligan. Yung paano naman ako? Paano naman kami ni Loida? Hindi ko ba kawala ng mustesya naman ang ginagawa ninyo, inay? Huwag hapon mahal ninyo si Aris. Pero ako... Hindi ba ako mahal na anak ninyo? Bakit mas pinapaboran niyo siya na mamamatay na kaysa ako na mabubuhay pa? Bakit, inay? Bakit? Ano? Babalik tayo sa bahay ni Naloida? Ay, bakit? Para bawiin ang sinabi ninyo. Hindi dapat si Aris ang pakakasalan ni Loida, kundi ako. Pero tapos na ang usapan namin ng ama ni Loida. Pagkakawin natin doon. Pwede naman nating bawiin yun eh. Ang magtayo lang naman ng karagalan ni Loida ang habol nila. At kung pakakasalan ko pa rin si Loida, ay hindi na sila magdadalawang isip pa na ipakasal si Loida sa akin. Dahil ako ang mahal niya at hindi si Aris. Hindi mo yung gagawin mo. Hindi ikaw ang magpapakasal kay Loida. Hindi ako! Elmo, ang pinsan mo, may hawak na patalim. Sige, tita. Subukan yung puntaan si Loida ngayon. Para bawiin ang napag-usapan at hindi ako magdadalawang isip. Nakitilin kong buhay ko! Ah, iho, parang awa mo na. Ibaba mo yung hawak mong patalim. Ibaba mo! Ibababa ko lamang ito. Kung mangangako kayo na ako ang pakakasalan ni Loida at hindi si Elmo! Aris! Halika, pre. Kumain tayo. Ha? Teka, ikaw lang ba mag-isa? Nasaan na mag-ino mo? Inuman tayo, pare. May dala akong pulutan. Ino ba? Birthday kasi ngayon ng bilan ko, pare. Eh, siyempre. Umuwi sa probinsya, kasama ko. Kasamang bata. Halika, pumasok ka. Eh, ito na ba yung celebration ng kasal ninyo ni Loida? Teka, pare. Bakit ako lang? Wala ka namang ibang bisita, hindi ako. Siyempre naman. Kaibigan niya tayo ng Mutalik, kaya gusto ko, ikaw lang yung best man ko. Walang hiya ka. Palabas mo lang pala ang pagkakaroon mo ng malupang sakit. Love.
Ano ang gagawin ni Elmo ngayong natuklasan niya na walang malubhang sakit si Aris? Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Madikdang, Robert D. Guzman, Yun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert D. Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Ang aalaala nating di malilimutan kay sarap ng ating suyo.